kung nung kinausap mo siya, bigat na bigat ang pakiramdam ni madam, ni sir, naiyak siya, pabayaan mo lang, mag-shift ka. Yun ang pokusan mo ng attention. Alam niyo, sabi ko nga po, pag nagpapakaw sa akin, marami po umiyak eh. Pinabaya ko muna umiyak. Kahit ma-delay kami sa oras namin, 10 minutes, 15 minutes, iyak. So, yun yung pagtutunan na namin pansin. Kasi ganito po, pag nagpa-coach ka po sa akin, meron pong 5 questions. Okay? Yun po ang ginagawa namin ng preparation. Pero pag nag-usap kami, meron siyang ibang sinasabi, meron siyang present. Positive Day Gilivers, this is Dr. Gigi Risung from Rockstar Technologies Incorporated. And of course, IMG Rockstar. Magandang araw po sa lahat ng mga Gilivers natin and sa lahat ng mga OFW dito sa Pilipinas. Kumusta po kayo? Kumusta po? Merry Christmas and Happy New Year. Nandiyan po ang pagbati ni Rockstar. Anyway, so pag-usapan natin ngayon ang tungkol sa pagbebenta. Sino po sa atin ang nagbebenta? Ayan. So di ba minsan ayaw nating magbenta o nahirap na tayong magbenta? Kasi meron tayong mga sinusunod na pattern na nagpapahirap sa atin at nagpapahirap din sa kliyente. Alam niyo po ba na may mga madaling paraan para tayo makabenta? Okay, kaya let's go. Let's go. Simulan na natin. Unang-una po na madaling paraan is the light approach. Yung light approach lang, di ba? Alam nyo, minsan kasi nga, ang bigat na rin, di ba? Nagpiprepare ka pa lang, ang bigat na ng mga technical terms and mga gano'ng ingredients, kinabisa mo. So, punta lang tayo sa light approach. Paano may light approach, Doc? Yan. We just smile. Di ba, baka pag nag-smile ka pa lang, bibili ka na, di ba? Minsan sa resto, pag tinanong tayo ng waiter or waitress na nakasmile, di ba, bibili tayo nung ino-offer niya, baka gusto niyo po ito. So, bibili tayo kasi naka-smile siya eh. Di ba, you just smile. Yan, smile lang tayo. And sabihin mo lang, directly, di ba, Taricelli, meron po kami dito masarap na puto bumbo, meron po kami masarap na kalamay dito. We are offering these products po, meron kami beauty products na ganito. So, pwede mo naman sabihin na directly, smile, then say kung ano ino-offer mo, di ba? And of course, third, ayan, let it flow. Yan, dito kasi tayo masyadong nahirapan. Kaya mabigat magbenta, ganito po. So, pag nakipag-usap tayo, masyado tayong naka-attach sa script. Di ba? Kasi may script tayo, may presentation tayo. Pero si client minsan, hindi siya ready dun eh. Di ba? So, tingnan mo rin yung client mo, yung readiness niya. Kasi baka that time, merong gusto ikwento si client. Alimbawa ngayon, Christmas season. Di ba dami niya yung kukwento? Just let it flow, di ba? Ayaan mo lang. Hanggang sa magkaroon ka ng tamang chance na makapag-offer ng product mo, ayahan mo lang siya. Alam niyo, minsan pag may kino-coach po ako, I just let it flow. Minsan, kwento. Kasi alam ko, nasasabik sila kay Rockstar. Kape muna kami, kwento-kwento. Inabo na kami ng 1 hour. 1 hour lang po yung coaching. So, extend tayo, di ba? Just let it flow, alright? So, pag nagbenta tayo, ayahan mo lang. Kwento niya yung anak niya, you listen. Kwento niya yung asawa niya, you listen. Kwento niya yung garden niya, you listen. O kaya, nagpunta ka sa bahay niya, nag-offer ka ng ganito, kinuwento niya yung, ay, kakabili ko lang ng TV. Ay, kakabili lang namin ganito. You just listen and let it flow. Okay? Eventually, pag-uwi mo, alam mo, nakabenta ka. Okay? Alright? Huwag masyadong mabigat. Light approach. Okay, so second po, yan. Just tell a story. Okay? Doc, anong story sasabihin ko? Story of your previous client. So, sabihin mo lang, ay, alam mo ma'am, nakausap ko po kanina bago ako magpunta dito yung client namin. Effective po, nawala po yung mga pimples niya. Alam niyo po, isa kong client, medyo nabuasan po yung weight niya. Alam niyo po, isa kong client, ganito po ang nangyari. Alam po, isa po yung client, nakapag-invest na po siya sa mutual funds. Alright? So, sabihin mo lang yung testimony of your client. So, alam niyo, minsan, sabi ko sa mga leaders ko, alam niyo naman po na may partnership tayo sa Mutual Funds, no? IMG plus Mutual Funds. So sabi ko, yan nyo lang, ikwento mo lang na eto yung pong client namin isa, yung isa naming member sa Japan po siya. Alam niyo po, ngayon may investment na siya, nakakabili siya ng worth 2,000 pesos na share per week. So, di ba? Then after that, i-offer mo rin sa kanya yung experience. Alam mo ma'am, pwede mo rin po ma-experience to. Ma'am, alam mo, ikaw din pwede ka rin po magkaroon ng mutual fund investment. Or, ma'am, ikaw din po pwede rin nating itry sa atin. Ma'am, magiginhawa din po yung pakaramdam mo dito kagaya nung client namin. Okay? You just tell a story. Madali, mahirap. Madali, di ba? Kasi kukwento mo lang nangyari eh. Di ba? Alright? Mga approach na practical, madali, makakabenta tayo. Okay? Then, third. Pero bago yan, magkape muna tayo. Kape po tayo. Kape po tayo and announcement natin. So, of course, alam niyo naman po yung offer natin, no? Kaiser 3-in-1. Ano po yan? Life insurance, health insurance, and investment. Yan.
You can secure your future at pwede ka pong mag-avail niyan for as low as 2,647 pesos only. At ito pa, good news. Pwede kahit OFW po tayo. And kagaya na nabanggit ko, if you want to start your mutual fund investment, mutual fund investing made easy. Yan. We can assist you po. You can top up as low as 20 pesos only. Okay? And of course, 3-in-1 business coaching package ni Rockstar sa lahat ng may negosyo. So, 3-in-1 po yan. Meaning to say, I can coach you as a business owner. I can conduct seminars sa yung mga empleyado. And of course, pwede tayo magkaroon ng marketing vlog to advertise your business. Ayan. PM ka lang sa personal FB ko. Nandiyan lang. Alright, so tuloy po tayo. Okay, so direct benefit. Yan. So, sasabihin mo lang direct benefit. So, tell exactly what the product can do. Mamala mo, ito pong dala namin ngayon. Ito po, nasubukan na natin. So, kahit gamitin mo po ito everyday, kikinis pa rin po ang iyong mga kamay, di ba? So, hindi po tayo magkakakalyo. May iwasan po natin pagkakakalyo. So, kung ano yung direct benefit ng product mo, sabihin natin. Alam niyo ako, pag may kausap, directly nag-inquire, Doc, ano ba yung Kaiser? Sinasabi ko directly, kagaya ng announcement ko kanina, 3-in-1 po yan. Life insurance, health insurance, and investment opportunity. Madali, di ba? Light lang, di ba? So, directly sabihin ko ano yung effect ng product sa kanila. And discuss how it works. So, ano na natin? Ano kung may tanong tayo sa Kaiser? So, sabihin mo lang, meron po tayong 7 years payment period. Then, ganito. Then, kung magkano po yung amount. So, depende po yan sa age mo. Depende po yan sa plan na gusto mo. So, something like that, di ba? Madali, mahirap. Madali lang, di ba? Next po, yan. So, abang tayo, kapi-huli. Kapi po tayo. Okay, next. Yan. Focus on human relationship, not on product. This is very important. Ito, nalilimutan ng mga nagbebenta. Okay? Masyado, sabi ko nga, masyado nakatat sa produkto at sa mga technical things. Okay? So, always listen to the client and their story. Pakinggan mo muna ang kliyente mo. And shift to the present needs of the client. Kung nung kinausap mo siya, bigat na bigat ang pakiramdam ni madam, ni sir, naiyak siya, pabayaan mo lang, mag-shift ka. Yun ang pokusan mo ng attention. Alam niyo, sabi ko nga po, pag nagpapakuus sa akin, marami po umiyak eh. Pinabayaan ko muna umiyak. Kahit ma-delay kami sa oras namin, 10 minutes, 15 minutes, iyak. So yun yung pagtutunan na namin pansin. Kasi ganito po, pag nagpa-coach ka po sa akin, meron pong 5 questions. Okay? Yun po ang ginagawa namin ng preparation. Pero pag nag-usap kami, meron siyang ibang sinasabi. Meron siyang present needs. Ay, Doc, ano lang namin ng asawa ko? May gap kami. Ay, Doc, ganito yung nangyari sa anak ko, sa ano. So, dun kami nagpo-focus. Mag-shift ka dun sa pangailangan ng kliyente mo. Mahirap, madali. Madali, di ba? Pagtunan mo siya ng pansin, di ba, yung kliyente natin. And tomorrow is a close deal day. Pag pinagbigyan mo yung kliyente mo ngayon, kung anong gusto niya, okay, in-entertain mo, yung kaya mo sagutin base sa pangangailangan niya, de bukas, it's a close deal. Close deal day. Kasi tatawag siya sa'yo, sabi niya, ay, pasensya ka na kahapon na, kasi sobrang na-carried away ako na emotion ko, may problema ako, bigat na bigat. Pero ngayon, okay na ako, thank you. Ay, magkano nga ba yan, bibili na ako? Diba? Bibili siya. Kasi pinagbigyan mo siya kahapon eh. Ngayon, ikaw pagbibigyan niya, diba? Because you listen to him or to her. Alright? And, I think this is the last, use casual questions in closing sales. Ito kasi, minsan, pinapabigat natin mismo ang pagbibenta eh. Diba? Tayo mismo, sinasabi natin mabigat. For example, ganito, meron kang ino-offer. Ah, ito na po yung pinakamahirap. Eh, di ba mahirap? Sinabi mo na, mahirap. Ah, mabigat talaga. Ah, ito na po yung pinakamahirap talaga. Kung paano po ito gamitin. Eh, mabibili yan. Ah, ito na po yung pinakamabigat yan. So, tayo mismo, pinapabigat natin, di ba? Casual lang, di ba? At mag-attempt ka at least 5-10 times na itanong mo lang, oh, ay ilan na po yung bibili nyo? Aba, nagkukwento kayo, pwede naman yun eh. Ay ilan po yung bibili nyo para ma-order ko na? Casual lang, di ba? And don't change the mood of conversation during the closing deal questions. So, huwag mo na sasabihin na, ah, teka po, ganito na maman, tapos na ako mag-explain, eto na tayo. Eto na, tatanungin na kita, bibili ka ba? Wala nang ganun, di ba? Nagkukwentuhan kayo, bigla sabi mo, oh ma'am, okay na tayo sa kulay blue ah. Ma'am, okay na tayo sa kulay green, no? Ma'am, okay ka na, no? So, something like that, di ba? Alright, so it's just a casual question. Okay? Alright, and eto, isa pa pala. You laugh, smile, and have fun, di ba? Pati ikaw at ang kliyente mo masaya. Paano yan, Doc? They enjoy the conversation. Huwag mo nga alalahanin niyang sa laptop. Okay na naman, nag-prepare ka, di ba? Yung marami mong dalang props, yung marami mong dalang ano. Eh, just enjoy the conversation. Pinakain ka, di ba? Pinag-kapi ka, akwentuhan. Nag-enjoy ka, enjoy ka. Nag-enjoy siya, di ba? And, yun na, make client feel comfortable. So, huwag mo nang pahirapan ng, huwag mo siya ngayang
may stress. Huwag kang may stress at may stress siya. Ay, kasi ganito po pala yun, ha? Limutan ko po yan. Ay, ma'am, ano, di ba? Ini-stress natin kliyente natin eh. So don't stress yourself and your clients. Ang dami mong pinabasa mo, di ba? Ang dami mong pinabasa, ang dami mong define na terms, di ba? Ayaw niya nga nagbabasa, ayaw niya, hindi nga naiintindihan technical things na yan, di ba? And if the client is happy, bibili yan. Diba? So, ang target mo lang ay magbigay ng tama information, mapasaya siya. Pag masaya yan, bibili yan. Okay? Alright? So, Jilibers, madali lang magbenta. Let's use this approach. Your light approach, tell a story, direct benefit to them, focus on human relationship, not on product, and use casual questions and laugh, smile, have fun. O, diba? Madaling makabenta. Okay? And if you need assistance, doc, i-coach mo nga ako, pati yung marketing team ko, pwede-pwede po. And if you want to avail sa Kaiser 3-in-1, and of course, Mutual Fund, mag-PM ka lang sa personal life ko. Maraming salamat! And please share this video sa lahat mga kaibigan natin, kahit OFW, dito sa Pilipinas, para sama-sama tayong mabagot mula dating buhay. Thank you very much, Jilibers. Enjoy the rest of the day. Yeah, let's go, let's go. Thank you po. Kapi po tayo. Kapi po.